Hello mga Momshies! Welcome back to my channel. This is Momshie Ellie. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Hit the red button and the notification bell para maging notified kayo sa mga bagong video upload and sa mga ganap ni Momshies. For today, pag-uusapan natin po is tungkol sa pension. Kung ikaw ay isang member ng SSS, bibigyan ko rin kayo ng some tips of or reminders doon sa mga member ng SSS ha, kasi alam ko meron pa rin naman nowadays na mga individual na hindi pa member ng SSS. Ayan. So, ang i-share ko ngayon is paano ba natin malalaman or magkakaroon ng idea kung magkano ba yung matatanggap nating pension pagdating ng panahon. Let's say magiging 60 years old na ako, 65 years old na ako. Paano natin malalaman kung nasa magkano na? Madali lang naman, basta meron na kayo, naka-register na kayo sa my.sss. Kung naka-register na kayo, pwede nyo i-log in nyo lang sa website, dun sa portal nila, or pwede rin may mobile app din sila. So, yun nga mga Momshie, yung ating pension, base sa research ko, at sa experience ko na rin sa father ko noon, at para makakuha tayo ng pension balang araw, dapat na-fulfill natin yung 120 contributions within 10 years yun. Kaya lang, yung computation, mag-vary siya, depende kung magkano yung hinulog mo, tapos kung hindi mo na-fulfill yung 120 contributions, may chance ka pa rin naman na magbayad bago ka maging senior. Kaya lang, or bago ka mag 60 years old, kaya lang dapat, halimbawa 54 years old, yan, dapat dyan, start ka na yan ng, dapat puspusan na yung pag-ano mo yan, paghuhulog mo yan. Tapos, hanggat maaari, malaki na yung hulog mo yan. Na, ano, para ka pa rin, may makuha ka pa rin yan. Kasi, merong dalawang klase ng ano eh, ng klase ng pension eh. Meron yung monthly parang qualified ka lang. Sa pagkakaunawa ko to mga Momshie, sa yung monthly pag yun nga, qualified ka lang kapag may 120 contributions ka. Yun ang alam ko eh, basta magkakaroon ka ng ganoon, tapos continuous pa rin yung ano mo, yung yun nga the time na i-apply mo na siya, or nga, para ma-qualified ka ganoon sa pension, 120 contributions. Ngayon, kung hindi mo naman na-fulfill yung 120 contributions, may tinatawag din na lump sum. And then, yung 60, pag 60 years old ka na, ano yun, optional pa lang yun yung parang, para ma-pension ka. Ngayon, pag nag-65 ka na, mandatory na yun. Mandatory na yan na magpe-pension ka na. Yun nga lang, syempre, magbabase pa rin yung makukuha natin. Depende sa contributions mo, kung gaano naging ka-active yung contributions mo. Kami ni Dada, ano na eh, fulfill na namin yung 120 contributions and lagpas-lagpas pa doon. Pero kasi kaya namin tinutuloy, kasi syempre, hindi lang naman tungkol ito sa pension. So, maraming benefits pa kasi yung SSS. So, nandyan yung maternity, sick leave, ano pa ba, yung mga, alam nyo na, funeral, ano yan, yung, ano yun, burial, yung mga ganun, disability, ganyan. So, nagmamatter kasi yung continuous kang naghuhulog, tapos kung magkano yung hinuhulog mo. Nagmamatter yun para makapag-avail ka ng ano, nung mga benefits na yun. And tsaka, yun nga, dun nagmamatter din yung computations, kung magkano yung pwede mong makuha. So, sabi ni SSS, the more daw na malaki yung binigay mo, the more na malaki din yung magbe-benefit ka. Pero, syempre, yun nga, yung iba natin, syempre, yung mga kabayan, hindi naman din ganun ka 100% trust yung pag-huhulog kay SSS. So, siguro, ako sa part ko na lang, mas maganda, syempre, maglagay pa rin kayo ng mga investment nyo sa iba. Pwede rin naman kayo kumuha ng insurance ninyo para, alam mo yun, sigurado lang na meron lang mga bagay na makakatulong sa atin, sa oras na kailangan natin siya. Mas maganda pa rin talaga na continuous pa rin tayo na maghulog sa SSS. Ayan. So, eto na nga, ipapakita ko na sa inyo yung
slide, hindi ko dito ipapakita yung computation nung paano ma-estimate yung halaga. Meron siyang way para mag-manual ka, pero medyo matagal nga yun. Kaya pinadali ni SSS kung paano mo madedetermine kung magkano yung makukuha mo by the age of 60 and 65. Disclaimer lang tayo ha, hindi to sponsored video ni SSS. Yung knowledge na alam ko, yun lang yung sa tingin ko na isishare ko sa inyo. Plus, yung papakita ko sa inyong slide, yung iba or karamihan doon, meron akong mga binlur na images kasi ano yun eh, syempre may mga details doon na hindi naman natin pwedeng i-share in public. So, yun lang. So, dito, kailangan nating mag-browse sa Google. I-type lang yung Social Security System, lalabas na yung number one yung SSS. So, i-click lang natin siya. After nyong ma-click yun, bibigay sa ating result is yung member login and employer login page. Mapapansin nyo dyan yung user ID plus password, kailangan nating enter yun. Kung meron na kayong account, mailalagay nyo yan. Kung wala pa naman, kailangan nyo mag-register. So meron din po sila dyan sinasabi na meron silang mobile app at napakadali po niyang gamitin. Kailangan lang po natin talaga mag-provide ng account. Once nakapag-login na kayo, ang makikita nyong page dyan is yung welcome to my.sss plus yung name ninyo, and then may makikita rin kayo mga tabs option dyan, plus makikita nyo rin na yung password ninyo, sinasabi dyan kung kailang date mag-expire. I-click ang e-services tab. And then, pumunta sa Simulated Retirement Calculator. After ma-click, ibibigay niya sa inyo yung page ng Simulated Retirement Calculator. Ipapakita din dyan yung mga details like SSS number, member's name, total number of posted monthly contribution, amount of last posted contribution, applicable month of last posted contribution, plus yung date coverage, yung ito, mas zoom siyang version. So, yun na nga, makikita nyo dyan, mayroong mga monthly contribution, monthly salary credit, amount of benefit at age 60 pension, amount of benefit at age 65. So, dyan nakalagay dyan yung mga taon. Na binler ko lang dahil sa akin yan. And then, ayun nga, may ipapakita niya sa inyo. Halimbawa, ang hinulog natin is 1,200. So, magre-range up, mag-force siya sa monthly salary credit na 10,000 pesos. Ang pension mo na matatanggap sa age na 60 is 7,366. Sa age naman na 65, ang pension mo is around 8,366. Ayan yung makukuha ninyo sa mga panahong iyan. Pero syempre, mababago pa yan kasi nga, depende pa rin talaga sa hinuhulog natin. Kung maisipan nyo, halimbawa, mag 1,800 pesos yung monthly contribution nyo, pwedeng maiba yung calculation ni SSS at kung gaano kayo katagal naghulog ulit. Ayan. May mga ilang paalala rin si SSS na mapapansin nyo dyan at basahin nyo lang po iyan. Marami kayong malalaman dyan na kailangan palang requirements para maging qualified tayo. So, ayun na nga mga mamshi. I hope na nakatulong ako sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-browse doon sa mga details tungkol sa SSS, lalong-lalo na sa pension. Maganda kasi ito eh, pag meron kayong mga online na account na kahit kayo madali nyo makikita kung ano yung mga gusto ninyong makita, at nalilesen din yung pagkakataon na magkukommute pa kayo, pupunta kayo doon sa branch, and then at the same time is yung pagod, ayun, di ba? Minsan pwede naman magpasa na rin through online. So, madali. Kung wala pa kayong online, mag-register lang kayo. Napakadali lang po niyan. Napaka saglit lang yan sa inyo. Basta may internet kayo.
hopefully na may natutunan din kayo at ano, nakapagbigay ako ng idea. So, kita-kita na lang tayo again sa aking next vlog. And again, kung di pa kayo nakasubscribe, please do subscribe on my channel and hit the red button and the notification bell para maging notified kayo sa mga ganap ni Mamshies. So, good night, mga Mamshies! See you in the next vlog! Bye!